Halos 9,000 ang bagong kaso ng COVID-19 na naitala kahapon ng Department of Health. Para mas mapag-usapan pa yan, magbabalita live si Greg Gregorio. Greg, kung susumahin, halos 100,000 na ang active cases ngayon. Ang tanong, kaya pa ba ng mga ospital natin? Cheryl, sa naganap na press conference kanina sa pamumuno ni na Undersecretary Vergere at Undersecretary Leopoldo Vega na treatment czar natin, ayon kay Undersecretary Vega, ang hospital occupancy rate sa kasalukuyan sa buong bansa ay 41%. Bagamat ito ay nasa low risk pa lamang, ay nakikita nilang malapit na ito sa moderate risk. Ang isa nga sa nakikitang dahilan ay sa pagtaas ng mga kaso ay tumataas din yung hospital occupancy rate, particular dito sa NCR. 53% nga daw ng karagdagang ang mga kaso ay nandito sa National Capital Region. Kaya upang tugunan yung hospital occupancy, nag-audit ang Department of Health at ayon kay Undersecretary Vega, may mga mild patients pa rin na naka-admit sa ospital na kailangan ilipat sa temporary treatment centers. Ngayon ito namang temporary treatment centers, tumataas na rin yung occupancy sa 78%. Ang mga aksyon ng Department of Health ay yung 20% allocation sa private hospitals ay kailangan daw talagang taasan pa. Yung 30% allocation for COVID beds sa mga government hospitals ay kailangan pataasin hanggang 50%. Tutulungan daw ng Department of Health ang mga ospital para makapag-expand, kasama na rin yung augmentation ng health workers. At pagdating naman sa treatment center, tinatarget nilang makapagdagdag ng higit sa 300 bed capacity ng mga modular hospitals sa iba't ibang lugar gaya ng Quezon Institute at Long Center of the Philippines. Palalakasin din daw yung One Hospital Command dahil sa ngayon nga ay kasabay ng pagdami ng mga kailangan i-admit sa ospital, dumarami rin yung calls na natatanggap nila kaya minsan meron daw hindi agad nasasagot. Ayon kay Undersecretary Vega, pinaiunlad yung networking system sa mga ospital. Cheryl? Okay, Greg. Yung nag-all-time high tayo last week ng 8,000, this week, bumaba tayo. Akala natin magtutuloy-tuloy. Kahapon, almost 9,000. Mas nalagpasan pa yung pinakamataas na naitala natin. Ano ang nakikita ng DOH? Although ang sinasabi ng UP Octar Research ay posible pang magpatuloy ito. Pero anong nakikita? Mangyayari nga ba yung sinasabing posibleng umabot pa tayo sa 10,000 a day? At ano ang plano dito ng DOH para mapigilan ang pagkalat ng virus? Cheryl, ang mga nababanggit ng Department of Health, yung trend ng cases ay kailangan bantayan in 2 weeks or yung mga linggo yung magiging batayan kung bumababa o tumataas na yung mga kaso. Ayon sa Department of Health, 2 to 3 weeks bago natin makita yung epekto ng current restrictions na ipatutupad sa NCR bubble. Pero ayon kay Undersecretary Vergere, bagamat hindi pa makapagsabi ngayon ng kung ano talaga yung epekto ng mga quarantine restrictions natin, ay regular naman daw yung kanilang assessment at kung may mga makita pang ibang lugar na nagkakaroon ng pagtaas ng mga kaso, isasama dito sa restrictions. Ngayon, doon sa kung anong ginagawa para mapigilan yung pagdami ng virus o ng transmission, ang isa dyan ay yung patuloy na pagbabakuna. Pangalawa, yun pa rin panawagan sa pagsunod sa minimum public health standards at yung pagpapaigting ng mga aksyon sa level ng mga local government patungkol na sa testing, treatment, sa testing, isolation at contact tracing. Cheryl? Maraming salamat, Greg Gregorio.